Lahat muna tayo sa manok at kakaibang luto na naman or kanne ang gagamitin natin ngayon. Siyempre, para paminsan-minsan naman ay maiba naman ang karne na gagamitin natin at matitikman natin. Hindi lang puro karneng baboy, manok at baka. Nagbukas tayo dito ng quail eggs. Nag-iwana tayo dito at nagpukpok ng tanglad, bawang at itong ating mga pugo. Pugo na laman. So, chinek muna natin yan at anim na piraso yan kung meron pang mga balahibo o ibang mga hindi ka nais-nais na ayaw natin kainin o makain. Lagyan lang natin ito ng tubig at banlawan lang ng kaunti. Mas mainam na sa gripo na lang kayo din magbanlaw para hindi mas mahirap ang pagbabanlaw. So, ilagay lang natin dito sa ating kawali. Lagyan natin ng asin. Yung pinakpok nating mga tanglad, bawang, paprika, smoked paprika to ah. Tapos gagamit din tayo dito ng ground black pepper, garlic powder, oyster sauce, soy sauce, konting asukal. Massage-massage na natin yan. So, yung tangla dito, talagang nilalagyan natin yan at hindi natin i-skip yan dahil pampawala ng lansa. Alam nyo naman kapag ka medyo ganitong mga karne ay medyo malalansa. Lagyan natin ng tubig. So, tansya-tansya lang sa tubig. Basta lumubog lang ng kaunti or mag 3/4 dito sa ating mga karne. Pakuluan natin to hanggang sa lumambot. So, hindi naman ako nahirapan sa pagpapakulo nito dahil around 15 to 20 minutes lang. Dahil hindi natin kailangan na masyadong malambot na malambot. Sa kalagitnaan ng pagpapakulo ay binaliktad ko ito. Para isang side ay mas lumambot din katulad ng isang side. Chinek ko lang kung malambot na ang karne natin. Basta saktong natutusok lang ito ng tinidor. Huwag nating i-over na boil. Ilagay na natin itong ating quail eggs. Nilagay ko lang yung quail eggs na to para maging okay yung texture ng kalalabasan kasi masyadong malambot pagka napansin ko kapag kagaling sa lata yung ating mga itlog ng pugo. Pakuluan lang natin ng konti or hanggang sa medyo-medyo manuyo lang ng kaunti. Tapos lagay na natin yung ating suka. Yung suka yung pampabalance ng ating alat dito para nag-adobo muna tayo bago natin ipiprito mamaya para naman yung lasa ay manuot pa rin. Iniwalay ko na dito yung mga laman, palamigin lang at i-freezer ng at least 20 minutes. Gagamit na rin tayo dito ng ating mantika na gamit na once na pinagprituhan ng ating Shanghai. Iprito na natin itong ating mga quail eggs, 3 to 5 minutes lang or hanggang sa maganto mag-caramelize yung balat ng ating pugo. O diba, ang sarap yan, yung medyo kumakapit-kapit yung caramel sa ating pugo. Dahil yan sa pagpapakulo natin dun sa ating mixture kanina. At pag ganyan na ang itsura, ay okay na yan. Shoutout sa ating mga may Tafan Badge, Rena Lu, Lilian Pacania, Celestine Sia, Caroline Dorado, I Eat Vlog, at Sweet Up. Sa sausawan, tuka, or pinakurat. Ito kasing tuka ay medyo manamis-namis na, kaya perfecto dito. Ihilera na natin yan at iserve na natin sa ating pamilya. Kasama itong ating mga itlog ng pugo at konting sabaw. Mag-sprinkle lang ng green onion. O, diba? At tara, tikman na natin. Ah, sarap-sarap. Tapos isasawsaw mo dito sa tuka. Enjoy!